Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Iginigiit po daw nitong House of Representatives na merong TH po yun, ha? Yung dulo, yung Thieves. Sa kanilang exclusive jurisdiction, ha? Over the impeachment complaint. Alam nyo bakit natin tinatalakay ito, yung tungkol kay Justice Leonel? Wala eh, walang magtatanggol eh, di ba? Karamihan po ang gusto, eh, lalo na yung mga yan, yung mga congressman at mga taga-gobyerno, eh siyempre, ang gusto nila, gipitin talaga yan, di ba? Kaya sinasabi natin, kahit po napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Justice Antonio Carpio patungkol dun sa mga sinasabi nilang issue na ginagamit kuno, issue kuno, eh wala namang mga ano yun, wala namang patutunguhan yun kung tutuusin po natin ayon na rin sa paliwanag ni Justice Antonio Carpio, mga kaibigan, isang veterano sa batas, di ba? Ngayon, ang sabi nga natin, eh hindi naman din pakikinggan yan. Ito nga, katulad ngayon, igigiit daw nila. Maging yung kahapon na nagsalitang congressman si Rufus Rodriguez na nagsabing, yung newspaper report, eh hindi naman pinagbabasihan yan eh. Sa kuan, sa impeachment. Siyempre, dahil ang basihan mo dyan, documentary evidence, di ba? O katulad niya ni Sal-N. O dokumento, labas niyo yung dokumento ng Sal-N. Kasi kahit ilabas nila yung Sal-N na yan, mga kaibigan, wala na ring say-say eh. Sapagkat yung kinu-question nilang Sal-N, eh 10 taon na ho ang nakakaraan, ha? Sapagkat yung mga Sal-N na yon ay noong si Justice Leonel ay nagtuturo pa sa University of the Philippines. Eh, ayon ho sa paliwanag ni Justice Carpio, ang pwede lamang makasuhan ang isang opisyal ng pamahalaan pagdating sa Sal-N, oh, mga kaibigan, eh kinakailangan sa loob ng walong taon yung prescriptive period niyan. Ha? Sabi ko nga sa inyo, bawat kaso merong prescribed period dyan eh. Ha? Halimbawa, yung libel, 1 taon lang yan eh. Kaya katarantaduhan yung ginawa ro sa Rappler, eh tagal na no, mga kaibigan. Hindi na ho, wala nang bisa ang pagsasampa ng kaso. At kapag ka hindi mo nasampahan yan, doon sa sinasabing prescriptive period na yan, mga kaibigan, kahit pa merong krimen ang 1 tao, ha, na nagawa, eh nabubura na ang kanyang krimen sa ilalim ng batas. O limbawa, murder, hindi ko alam kung ilan ang prescribed period ng murder, kung yan eh 10 years, halimbawa lang. O halimbawa, sa loob ng 10 years, kapag hindi ka nakapagsampa ng kasong murder, eh mawawala ng visa yung krimen, ha? At saka yung kriminal. Mabubura ang krimen, mga kaibigan. Ang hindi lang mabubura yung kaso ni Erap. Kahit anong pagpapanggap ang gawin ni Erap, bayaran niya lahat ang nasa media, mga kaibigan, convicted plunderer talaga yan. Ha? Hindi na hong mabubura yun. Yun eh, binalak ni Erap na gawin yun eh. Mga kaibigan,
hindi na mabubura yun. Pinardon ka pa nga eh. Yung pardon, ang binubura lang nun, mga kaibigan, eh yung hindi binubura eh. Sinususpindi lang yung parusang kulong. Di ba? Yung ipinataw na parusang kulong. Pero yung krimen hindi nabubura. Ha? Sa mga nagagawaran ng pardon, ex-combi ka pa rin. Yun ang ano nun. Ganun sa batas eh. Katulad niyan, dito, yung paliwanag ni Justice Antonio Carpio dyan, di ba? 8 taon lang. Oh, eh mahigit ng 10 taon nawala bilang profesor sa UP si Justice Marvick Leonin. Oh, eh bali, wala na ho yun, mga kaibigan. Pero, ang Kongreso, kahit na walang basihan, oh, sipin ninyo ha, kanina nakikinig ako ng programa eh. Binanggit ko yun, di ba, yung kagabi yung ginagawang papel dati ni nung namatay na Marcos Loyalist Lawyer na si dating attorney Oliver Lozano, mga kaibigan, na nung panahon ni Gloria, ginawa na niyang bisyo taon-taon ang mag-file ng impeachment labang kay Gloria Macapal Arroyo. Bakit niya ginagawa yon? Ha? Yung mga pinapile niyang impeachment case, walang substance, walang basihan, walang laman, mga kaibigan. Ha? May whereas, pero wala. Ha? Ngayon, kaya niya ginagawa yon para wala nang makapagsampang iba ng tunay na kaso labang kay Gloria. Oh, yan ang kanina binanggit yun nung si Rufus Rodriguez. Pero ganun pa man, ako hindi masyadong kumpiyansa rito kay Rufus Rodriguez. Ha? Mga kaibigan, bagamat sinasabi niya na ang pahayagan ay hindi pwedeng gamiting basihan sa administrative case. Mga kaibigan, siyempre, hindi naman libel ito. Yung periodiko, ginagamit dyan sa libel case. Ha? Ngayon, yung mga nape-periodiko na merong katiwalian, eh subject for investigation yun. Kaya, isinusulat ng media yon o ibinabalita ng media ang isang katiwalian, eh para yung concerned agency, halimbawa katulad ng ombudsman, eh mag-initiate ng investigation o kaya ang Senado o kaya ang Kamara base sa lumabas sa dyaryo. O, tatanungin sila tungkol sa mga dokumento, di ba? Na sinasabing gano'n kaugnay ng lumabas sa dyaryo. Ganun ho yun, hindi basihan per se, yung dyaryo mismo. Ito, ginamit na basihan eh, dyaryo eh. Oh, bali ba, baka dyaryo walang bumabase eh, mga kaibigan eh. Dyaryo na pinamimigay na, wala pang kumukuha eh sa mga hotel. Yung dyaryo na yon 5,000 kopya, mga kaibigan. Oh, edi mas malaganap pa yung pala tuntunan natin doon. Di ba? Oh, mas marami pang nakakapakinig sa atin kaysa nakakabasa ng dyaryo nila. Oh, mga kaibigan, gano'n, sa katotohanan lang, ha? Eh, tsaka yung periodiko na yun, eh, periodiko ng PR yun, eh. Hindi naman yung periodiko yun. Yung PR at tsaka yung periodiko, yung journalism profession, yung media profession, hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Yun yung sinasabi natin ngayon na wala na, hindi na naiintindihan ng mga tao ang kredibilidad ngayon eh. Kaya natin binabanggit yun para malaman ninyo na yung dyaryo nila walang credibility. Bakit? Eh PR ang may-ari eh. Oh, pagkatapos may newspaper ka, conflict yun eh. Magkalabang interest yun eh. Bakit? Sapagkat ang trabaho ng mga mamamayag nang nasa media, eh maging patas sa pag-uulat kung ikaw ay reporter. Ha?
mga kaibigan. Oh, at saka yung pahayagan mo, yung policy ng pahayagan mo, kailangan maging patas yan. Oh, paano magiging patas yan kung PR yan? Ang ibig sabihin ng PR, may pinoproteksyon ng mga interest ng kung sino-sinong politiko. At hindi pa yun, garapalan. Nakapwesto yun eh. Binigyan ng titulong pwesto yun, di ba? Oh, international PR daw, mga kaibigan. Pagkatapos eh, doon lumabas na pahayagan, entertaining. Dapat yun, right there and then, hindi na tinanggap. Oh, pero bakit? Kasi may nag-endorse. Ang problema, sino nag-endorse? Ang pangalan eh, Marcos Barba. Oh, kaya ang tanong, sabi dito ng Inquirer sa kapamagat ng kanilang editorial ngayong araw na lumabas sa kanilang pahayagan, connect the dots. Ha? Yung parang jigsaw puzzle, i-connect mo. Konektado eh. Nung una, di ba, nagpapanggap si Gadon na wala siyang kinalaman doon, sinamahan niya lang. Mga kaibigan, ba't mo sasamahan? Ha? At saka bakit meron tao na may organisasyon daw? Falsifikadong organisasyon yan eh. Invento lang yan eh. Mga kaibigan eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng organisasyon na hindi naman totoong organisasyon. Mga kaibigan. Oh. Kaya sila gumagamit ng dami. Ito, tignan ninyo mabuti, yun ang dapat mapansin ngayon ng publiko ha. Karamihan kasi ngayon, especially sa social media, hindi tumitingin sa credibility ng pinagkukunan nila ng balita na isineshare pa nila, kaya nagkakalat ang fake news. Mga kaibigan, hindi mo, yung katulad ng sinasabi natin, ang isang report na nanggaling sa isang pahayagan na nag-PPR, hindi mo dapat, ano yun, paniwalaan. Walang kredibilidad yun, mga kaibigan. Bakit? Kasi nag-PPR eh. Magkalaban ng interest yun eh. Hindi ba? Ang trabaho ng PR eh, gumawa ng kasinungalingan eh. Para pagandahin ang imahe ng kliyente na nagbabayad sa kanya. Yan ang trabaho niya. Di ba? Pabanguhin sa media yung imahe ng kanyang kliyente. Kahit nasaksakan ng bantot yun, pupurihin ang iimbento niya ng ano yun. Kung pwede lang eh, kahit magnanakaw yung kliyente niya, kukunin niya yung libro, biography ni Dr. Jose Rizal. Ha? Pagkatapos papalitan niya ng pangalan, yung mismong biography ni Rizal, ipapangalan niya rin sa tao. Ganun ang gagawin niya eh. Yan ang PR, mga kaibigan. Sa media ho, yung tunay na media, newspaper, ba hindi pwede yun? Hindi ka pwede mag-practice na PR and at the same time, media ka pa. Di ba may kasabihan tayo na kapag ka ang lakad mo ay itik at ang huni mo ay itik, itik ka. Hindi ka pwede magpanggap na agila. Di ba? Mga kaibigan, yun po yun eh. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi po, ito yung ini-entertain, nagkakandara pa ito mga hinduropot na mga congressman na ito, mga kaibigan, igigit daw nila kasi sila raw may kapangyarihan nga kayong duminig. Pero, kung andidingginin yung kaso, halatang halata, napipilitin lang ninyo, pinaliwanag na nga ng Korte Suprema sa pamamagitan ni
Justice Antonio Carpio, pinaliwanag na niya. Mga kaibigan, ang lakas pa ng loob ni Tuluyan. Oh, sipin mo, mga gago ito. Bababuyin lang. Paano? Ah, itinuturing nila na baka ito ay magamit nila para makapagpakita na naman ng katapatan, ha, sa kanilang amo. Oh, mga kaibigan, di ba? Yan ang trabaho nila eh. Katulad yung ginawa sa ABS-CBN eh. Oh. Kayo nga ang may exclusive. Pero hindi sinasabi na kapag ka baluktot yung inihaing impeachment complaint, ay entertainin ninyo at aksayahin ninyo ang pera ng taong bayan, ha, para kayo gumawa ng impeachment proceeding na hindi naman totoo. Mga kaibigan, wala naman kayong pagbabasihan. Oh, di ba? Para magamit nila. And later on, kung ano-ano na ilalabas na na issue na naman dyan, na wala nang kinalaman, hindi kasama dun sa articles of impeachment. Kasi magkakaroon ng articles of impeachment dyan eh. Mga kaibigan eh, kapag ka natuloy yan, di ba? O dun sila magtatanong in accordance dun sa o in line dun sa nilalaman ng complaint. Itong complaint, o yung tatlo. Dapat along that line, di ba? Dun sa tatlong sinasabi nilang dahilan. Eh pero hindi. Pagka gusto nilang mambaboy at magsipsip, alam nyo, ito ah, ngayon, oh, pasikip na ng pasikip ang mundo nila eh. Ha? Inaabangan na lang kasi alam na ninyo, eh, baka si Biden ang makapanumpang Pangulo ng Amerika, nagmamadali sila. Humahanap sila ng iba't ibang paraan sapagkat alam nila, manganganib na sila. Ha? Wala na, tagilid na ang bangka, mga kaibigan. Sapagkat itong si Biden ay nagmula sa ano yan eh, sa partidong Democrat, hindi ba? Na yan Democrat, ang mismong mga kwan yan, nagtataguyod ng pagpapahalaga sa karapatang pantao, mga kaibigan. At hindi po pwede yung nangyayari dito. Kaya meron pang isang pag-aaral ngayon, ha? Study na ginawa sa Amerika. Ito na yung bottom line ng pag-aaral na ginawa nila kung bakit napakaraming karahasang marahas na pagpatay ang nangyari dito. Alam nyo, answerable pala dun sa kanilang study yung mga local officials. Ha? Yung kung tawagin eh, dalawa ang tawag dyan eh. Isang outsider at saka insider. Yung outsider, mga hindi kapartido yun nung una. Ha? Hindi kapartido. Pero ginamit nila na nakinabang sila sa pagkamatay ng kanilang mga constituent kapalit na sila'y mapabilang sa partido nitong kasalukuyang administrasyon para sila makinabang sa sarili nilang pakinabang. Lumalabas, answerable sila doon sa study na yan, mga kaibigan. Kaya ito, lahat na ginagawa na nila eh. Di ba? Katulad si Bongbong Marcos, eh kahit tumakbong presidente yan, paano mananalo yan? Hindi mananalo na eh. Oh, mga kaibigan, kaya baka inakala nila na pwedeng gamitin ito. Sabi nga sa inyo, lahat ng paraan ay gagawin nila sapagkat ang pinakamabigat na problema ng isang namumuno ngayon sa administrasyon,
Hindi ho yung problema ng bansa. Hindi ho yan. Katunayan eh, hindi naman siya, hindi naman natin nakikitang talagang siyang nagpapatakbo ng gobyerno eh. Di ba? May mga basbas na itong mga cabinet member niya eh. At kung sino-sino eh. Parang hunta. Ha? Bahala kang magpatupad ng policy mo. Kaya sila-sila mismo nagkakaiba-iba. Di ba? Ng mga pagpapatupad na ginagawa. Kahit dito lang sa pandemic. Gimmick lang nila yan eh. Di ba? Oh, para natatakban yung kwan. Wala naman pumapalag na local official. Hindi katulad dun sa issue ng ano ng NLEX, di ba? Oh. Doon bakit nagawa ng mga official na lumaban ng mga local official na tanggalan ng suspindihin ng mga permit, business permit nila. Oh, na nasasakop ng diyan sa Bulacan. Nagsimula sa Valenzuela, ngayon umabot na hanggang Pampanga. Mga kaibigan, di ba? Bakit? Kasi hindi tatamaan si Digong eh. Ha? Magkakaisa sila kung hindi makakasama ha sa administrasyon ni Presidente Digong nyo. Oh, yun ang totoo. Oh, ngayon, lahat yan, ang problema lang, mauwi sa isa ng isang nakaupong presidente. Yan din ang sinabi ko nung si Gloria Macapagal-Arroyo, meron na lamang 2 taon na nalalabi sa kanyang termino. Sinasabi natin niya sa programa natin noon na ang pinakamalaking problema ni Gloria, paano siyang bababa? So kaya nung mag-eleksyon, manok niya si Villar, pinatakbo si Gibo, ha? Para masiguro niya na mababawasan ng boto yung kalaban. Di ba? Si Gibo nga, huling-huli na nakapasok eh. Oh, mga kaibigan, sino pa mga kandidato nun? Puro Gloria yun. Karamihan doon, Gloria. Yeah, sila Bayani Fernando. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, tumakbo yan. Tsaka si Dick Gordon. Magka-tandem, di ba? Ang daming pinatakbo para basagin yung boto ni Pinoy noong 2010 election. Mga kaibigan, sapagkat napakalaki ng problema niya. Kaya, yun ay isa sa maraming paraan na kanilang ginawa para masiguro na si Gloria Macapagal-Arroyo protektado ng papalit na administrasyon. Ang problema, ito nangyari. Panalo na sana si Villar, di ba? Sa laki ng ginastos. Wala ka nang mababasang periodiko na hindi Villar. Araw-araw may survey. Pag may ibang pinag-usapang politiko, maglalabas na naman ang survey. Isang maleta yung survey. Hindi nga lahat naubos eh. Lahat ng survey binili. Ha? Kahit na survey ng magsusurbetes, binili. Ha? Tsaka ng mga magbabalot, binili lahat yan. Oh. Para isa-isa nilang nilalabas hanggang matapos, hanggang sa mag-araw ng eleksyon. Pero ano ang nangyari? Napakasaklap. Sapagkat, yun yung sinasabi kung magkaminsan na divine intervention. Akalain ninyo, namatay si Mrs. Aquino, mga kaibigan. Kaya, nagkaroon ng simpatsya muli. Nabuhay ang simpatsya ng tao. Kasi, puro katarantaduhan ang ginawa ng administrasyon ni Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Mga kaibigan. Oh.
Ano ang nangyari? Sa galit ng tao, nauwi ang simpatya sa isang hindi naman supposed to be kakandidato, si Noynoy. Di ba? Nakunan lang ng larawan na malungkot ang muka habang nakasakay. Ha? Habang patungo sa huling hantungan ni Cory, di ba? Paghahatid sa huling hantungan kay Cory. Oh. Kaya napilitang kumandidato si Noynoy at nabaliwala yung effort ni Gloria. Ha? Gloria, dati Gloria Magtatagal Arroyo, ha? Ang balak niya. Oh, edi nawala, di ba ho? Kahit anong dami ng pera mo, kahit anong galing mo, pagka ang tadhana ay nakialam, baliwala lahat yan. Ganun din sa kasong ito. Kung ginawa ni Gloria yan, mas lalong gagawin ngayon yan. At kung pwede, dodoblihin nila ang pagsisikap sa dami ng kasalanan nila sa bayan. Mga kaibigan, hindi nyo ba napapansin eh, itong mga nire-report na ginagawang study, yan ho, mapapansin ninyo, unti-unti ina-isolate na itong administrasyon nila. Mga kaibigan, sabi ko nga, di ba, yung pinail ni Nabil nung isang congresswoman na si, ang apelyido, Wild, ha? Eh, Democrat yun. Pero yung bill na yun, suportado ng ilang Republican. At ipinail yun, ilang buwan na nakakaraan ngayon. Oh. Eh kung maupo si Biden, ha? Kahit hindi pa maupo si Biden eh. Alam niyo kung bakit? Ang House of Representatives ngayon sa Amerika mukhang dominated na ng Democrat. Ha? At saka yung Senado. Paano yan? Ibig sabihin, mapapabilis ang pag-aaproba na maisabatas yung panukala na yon. Ano yung panukala? Yun ay ipatitigil ang aid, ha, ng Amerika sa ating armed forces, sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Ititigil yan hanggang, ha, hanggang sa hindi nag-i-improve, ha, ang sitwasyon ng paglabag sa karapatang pantao dito sa Pilipinas. At may mga kaakibat na parusa. At ito, hindi nga natin binasa kagabi isang batas na rin ngayon sa European Union. Meron silang ipinasang batas na kamukha nung Magnitsky law. Ha? Mga kaibigan, ito'y ano rin ito, may kaugnayan din ito sa human rights violation at saka pag-abuso sa kapangyarihan ng mga leader sa pamahalaan. Oh, inaprubahan nila ito yung magpaparusa sa human rights abusers. Yan. Ito raw, bagong framework na ito ay ng EU. Ha? Ito'y papayagan na kilalanin kung sino-sino yung mga rights abuser. Ha? At ang gagawin po ay ipi-freeze ang kanilang mga assets sa Europe at sila ay ipagbabawal makabiyahe dun sa European Union. Mga kaibigan, yan eh, December 7 lang oh, noong Lunes lang. Ha? Gagamitin nila ang kapangyarihan nila para parusahan yung mga abusers, human rights abusers
anywhere in the world. Yan o, mga kaibigan. Though the new sanctions regime would only take effect with unanimous approval by member states. Ito'y ano pa lang, framework. Pero sisikip at sisikip ang daigdig nyo. Yang abuso ninyo, hindi magtatagal yan. Unang-una, nasisiguro naman natin hindi kayo mabubuhay pare-pareho ng 100 taon. Di ba? Hindi kayo mabubuhay ng 100 taon eh. Oh, pasikip na ng pasikip. Sa Amerika, oh, may na, bukod sa Magnitsky Law, meron pa nung ano, nung bagong bill na sinasabi natin ang naghain eh, yung Congresswoman Wild ang pangalan. Oh, di ba? Kaya itong mga abusadong ito, akala nila habang buhay yan. Tandaan ninyo, ha? Kapag ka nakialam ang tadhana, eh kahit ano gawin ninyo, ha? Hindi nyo magagawang makapamalagi sa kapangyarihan. Sipin mo, justice ng Supreme Court, isasalang mo sa klase ng Congress ngayon. Nakita naman ninyo itsura ng mga congressman ngayon, di ba? May smuggler, ha? May gangster, oh, kung sino-sino eh. Basura eh. Mga kaibigan eh. Ha? Puro party list. Mga peking congressman. Mga kaibigan. Oh. Eh, ang sabi ho nito mga congressman ito, impeachable officials like Supreme Court Associate Justices can only be removed by impeachment, sabi ni Rodriguez. Eh, tama yun. May impeach yan kung may kasalanan at may basihan kayo para malaman at mapatunayan may kasalanan. Eh, wala kayong basihan eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ganap na nakumbinsido dito kay Rodriguez. Alam niyo kung bakit? Kasi ito Rodriguez na to, para sa hindi nakakaalam. Eh, alam ba ninyo kung sino nagpaaral dito? Ha? Ang nagpaaral dito si Marcos. Scholar yan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At matanda ninyo, ito'y nung naupo si Plander Estrada, iyan ang naging commissioner ng immigration. Naku po, katakot-takot ang katiwaliang nangyari nung siya nakaupong commissioner ng immigration. Kaya ako, bagamat sinasabi niya na ang dyaryo ay hindi basihan sa kwan impeachment para ma-impeach sa isang tao sa administrative case, ha, hindi ano yan, hindi basihan o ebidensya, hindi pwede maging ebidensya yan. Kasi ang impeachment dapat sufficient in ano yan eh, substance, di ba? Oh, mga kaibigan, eh paano magiging sufficient yan? Pinaliwanag na ni Justice Antonio Carpio na walang basihan yung tatlong sinasabi nilang dahilan sa pagsasampa ng kaso labang kay Justice Leonel. Yung isa nga, yung sa Salen, nag-lapse na eh. Natapos na yung prescribed period. Mga kaibigan, prescriptive period. Ha? Natapos na yun eh. 8 taon lang eh, mahigit na 10 taong wala sa UP si Leonel. Therefore, burado na kung anuman violation o crime, ha, sa Salen. Ano pa yung dalawa? May dalawa pa eh. Di ba? Oh. Ito nga eh, sa
ano dito sa ano tawag nito? Dito sa editorial ng Inquirer, eh, ginamit din nila yung sinabi ni Justice Antonio Carpio sa kanyang column kahapon. Ngayong araw na ito sa editorial ng Inquirer, yun din ang ginamit nila na binasa naman natin kagabi. Ito pa sabi ha, ang sabi nito, nitong si Rodriguez, the Constitution is supreme over the rules of court, definitely. I believe that it was a mistake for the Supreme Court to proceed with the co-warranto, especially because at that time, Congress had already been hearing the impeachment. Oh, mga kaibigan, ano ba tinutukoy niya rito? Oh, eh, si Sereno yata, si Sereno ang tinutukoy niya, mga kaibigan. Malaki raw, na pagkakamali na ang Supreme Court ay magpatuloy dun sa kaso ng co-warranto. Ha? Especially because at that time Congress had already been hearing the impeachment. Eh, wala eh. Co-warranto kasi maraming justice doon na ano na galit kay Sereno. Kasi oh, si Sereno, batang-bata. Kung hindi ho siya kinowaranto, abay, mga kaibigan, 30 taon niya tama uupo sa kwan, sa Supreme Court bilang Chief Justice. Kaya pinagkaisahan nila. Oh, kaya ang pinakabayad naman sa kanila, nagkasunod-sunod sila na anong tawag dito? Ma-appoint na Chief Justice. Bago mag-retire, ina-appoint na Chief Justice of the Supreme Court. Bayad sa kanila yun eh. Pero nakita ninyo si Justice Carpio, Justice Antonio Carpio, bakit hindi niya hinangad, di ba? Di ba dapat siya ang una, ang nanguna para ipasibak si Sereno? Di ba? Kasi siya ang most senior eh. Associate Justice eh. Pero bakit hindi niya ginawa? Di ba? Ano tawag doon? Delikadesa. Ha? May honor. Di ba? Merong ano? Merong integridad na tao. Hindi ho ano eh. Hindi matakaw sa pwesto. Katunayan, tuwing magpapalit ng Chief Justice of the Supreme Court, laging isinasama pangalan niya pero ayaw siyang i-appoint, di ba? Kahit siyang most senior. Kaya hindi ako naniniwala, hindi totoo yung sinasabi ni Digong nyo na dapat daw sundin dun sa Supreme Court yung most senior seniority. Hindi totoo yun. Kasi ayaw nga nila kay Carpio. Bakit? Hindi pwedeng bumaluktot ng batas eh. Hindi palulusutin eh. Ha? Ayaw nila nun. Ang gusto nila, yung dumidila. Ha? Oh. Eh, doon kayo sa post office. Diba? Gusto pala ninyo ng dumidila eh. Di tagadila ng selyo kunin ninyo. Diba? Oh, mga kaibigan, doon kayo kumuha sa ano, sa post office. Ngayon, eh ang sabi nga dito, hindi na raw dapat 'yun. Nakialam ang Supreme Court sapagkat nung nakialam ang Supreme Court ay doon sa co-warranto, inaksyon na nila yung co-warranto nito si Kalida, di ba? Yan din si ano si Tabogo, di ba? Attorney, si attorney. Nanguuto lang yan eh.
Ang talent niyan, manguto eh. Hindi naman sa batas eh. Sa totoo lang eh. Oh, mga kaibigan. Eh, si Gadon, ha? Isipin ninyo, eh, pinabura ng mga maestrado ng Korte Suprema yun, di ba, ng majority. Bakit? Eh, gusto, yun ang pangako eh. Gagawin kayong Supreme Court Justice lahat bago mag-retire. Eh, laki ng makukuha niyan eh. Di ba? Lintik ang sweldo ng Supreme Court Chief Justice, mga kaibigan. Ang laki niyan. Eh, ilang buwan ka lang? Di ba? Ilang buwan lang? Eto nga, matagal to eh. Si Peralta. Ito nakaupo ngayon. Pero ang sabi, by March, magre-resign na kahit meron pa siyang isang taon. Ang hindi natin alam, yung dahilan. Ang sabi, saka na raw sasabihin ang dahilan. Pero duda ka na, mga kaibigan. Mukhang may mangyayari, mukhang merong ano na naman ito, malaking sabuatan ito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa editorial po ng Philippine Daily Inquirer, ang pamagat po ay Connect the Dots. Ang sabi ko dito, in the matter of the impeachment complaint filed at the House of Representatives on Monday against Associate Justice Marvick Leonen, there is only one pertinent question to ask. Isa lang ang tanong. Oh, doon sa inihaing impeachment complaint laban kay Associate Justice Marvick Leonen. Ano yung tanong na yun? Who stands to benefit from the move? Sino anya ang makikinabang dyan sa ginawa nilang yan? Ha, mga kaibigan. At sabi ho dito, yun nga, binanggit nila yung mga players na involved dito. Yung nag-file, kunyari, siya kunyari, prompt siya eh, para bihisan ng credibility. Kunyari, hindi si Gadon. Pero ba't nandun siya? Yun sinasabi natin eh. Dapat ang publiko marunong tumingin sa credibility. Eh paano nga matututunan ng publiko yan? Bagsak na nga ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas. Nakita ninyo. Si Mocha Uson nga eh, dinala yung mayon sa Naga eh. Diba? Nilipat niya eh. Oh. Ang dami na niyang kapalpakan yung mga textbook. Diba? Meron pa akong natunghayan eh sa balita eh na yung ano ho, yung ginagamit nila pati panlalait nakalagay sa akwan sa mga textbook yung panlalait sa tao. Sipin mo yun ang itinuturo sa akwan, sa paaralan. Pagkatapos dito sa pag-aaral na ginawa, study na ginawa, eh, grade 4 bagsak sano sa mathematics, sa buong mundo, ah, pare-parehong grade 4. Ang Pilipinas, pinakakulelat. Mga kaibigan, pagdating sa mathematics, at science, oh. Noon eh, ano ba yung study noon? Tinanong ang mga Pilipino, mangmang. Pagdating sa kwan, sa mga dapat na sa politika, mangmang. Kasi pangahas lang yung
Hindi mangmang dati ang Pilipino sa politika. Ang kapanahunan ng mga dating presidente, di ba? Noon nga eh, wala pang ganong mass media noon eh. Pero magtataka ka, nakakaabot sa buong Pilipinas ang balita kapag ka ang mga politiko no, ng mga kandidato tumindig sa Plaza Miranda, diyan sa Quiapo. Mga kaibigan, yan ang very symbolic yung Quiapo nung araw, yung Plaza Miranda na nung panahon ng bago mag-martialo eh, pinasabugan, di ba? Oh, yung Plaza Miranda bombing. Pero bago yun, yan talaga ang lugar, dako, na magtutuos sa debate ang mga politiko. Diyan ka hahamunin ng debate sapagkat kapag diyan ka nagsalita, eh parang daig mo pa nagsalita sa radyo. Buong Pilipinas, makakarating ang pinag-usapan. Ha? Ang resulta ng pag-aharap. Oh, noong mga panahon na sila Lacson tumitindig dyan, di ba, yung mayor ng Maynila. Mga presidente, dyan sila tumitindig. Mataas ang pagkilala ng mga tao. Ang mga tao noon pumupunta. Sipin mo yan. Mamamasahe o maglalakad para makapakinig lang dun sa sasabihin ng mga kandidato at ng mga politiko, mga kaibigan. Oh, diyan ka didi pa sa Plaza Miranda. Eh wala na eh, ngayon. Kahit sino na yan, basta may pera, may pambayad, interviewing ka. Ito, hindi nyo ba napapansin ng mga kagaguhan dito? Pinasara yung ABS-CBN. Pagkatapos, doon din sila nagpapa-interview. Di ba? Pansinin ninyo yon. Di ba mga gago yan? Eh kasi ho, ang media rito, wala na rin yung dating pagkakaisa sa media na inabot ko nung tayo'y nagsisimula. Kanya-kanyang yabang ngayon. Puro hambog, puro dilihensya naman. Puro pera. Mga kaibigan, kaya nakita ninyo kahit walang kabuluhan ang sasabihin ng isang senador, lumalabas sa periodiko, lumalabas sa telebisyon. Bakit? Kargado eh. Ha? Envelope mental eh. Oh. Yan ang kalakaran ngayon, tanggapin, paniwalaan ninyo sa hindi. Kaya ang tao, hindi na ngayon alam kung ano yung credibility na tinatawag, kung sino yung credible o kung sino yung incredible Hulk, ha, mga kaibigan. Oh. Dapat eh, umpisa pa lang, halimbawa, nakita mo sa, katulad nitong pinag-uusapan sa kaso ni Justice Leonin, ang pinakapunto rito, sa totoo lang, alam nyo kung ano, credibility. Question of credibility nung mga naghain ng complaint at saka yung nag-endorse. Kaya ang pamagat nito ay connect the dots. Ha? Mga kaibigan, pag dugtong-dugtongin mo, malalaman mo ngayon kung kanino, kung sino yung sinasabing sino ang makikinabang. Hindi ba? Dito. Sa ginagawa nilang ito, mga kaibigan. Makikinabang si Digong nyo, tsaka si Bongbong Marcos, di ba? Bakit? Eh, ang balak nila, patalsikin yan eh, si Leonin eh. Sapagkat siya ang may hawak nung protesta. Inaakusahan nga nila ito eh. Ang tagal daw magdesisyon dun sa HRET. Bukod doon sa Presidential Electoral Tribunal, meron pang tribunal para sa mga mambabatas. Iyon yung House of Representatives Electoral
tribunal. Ang tagal din daw dinesisyonan, magdesisyon sa mga kaso. Ayun pala, tatlo ang hawak na kaso ni Leonin. Yung dalawa decided na. Tapos, yun daw isa kaso nung si Kimbo ng Marikina. Eh sabi ni Justice Carpio, hindi naman si Kimbo yung, hindi naman kay Leonin yung Kimbo eh. Oh, at saka si Leonin, na-appoint lang dyan sa HRET, hindi totoong matagal magdesisyon sa kaso sapagkat na-appoint siya 2019, last year. At na dalawa na kaagad yung na-desisyonan niyang kaso. At bukod doon, walang sinasabi sa rules, sa tuntuning sinusunod kung kailan ka dapat mag-desisyon o gaano katagal mo lang dapat desisyonan ng kaso. Walang ganun, mga kaibigan. Yun ang sabi. Ay di palso, di ba? Dispalinghado. Makikita ninyo ang pagbaluktot, mga kaibigan. Kaya natin ito pinagtsatsaga ang itampok dito sa programa natin. Walang magtatampok nito eh. Ha? Mabigat ang kalaban ni Leonin, hindi yung kaso eh. Ang mabigat na kalaban niya, yung paninira at yung malaking sabuatan sa likod ng impeachment case na yan, na pwedeng tarantaduhin ng mga congressman yan. Nagawa nga nila sa ABS-CBN yan eh. Nagawa nga kay Sireno yan eh. Dito pa kay ano? Kay Justice Leonin, di ba? Oh. Kaya natin ito pinagpapauna para alam na ng publiko. Kahit papano, kung ilan ang marating nitong programa natin, alam nyo na, hindi na kayo dapat magtaka. At alam na ninyo ang dahilan kung bakit ginagawa yan ng walang basihan. Totoo sinasabi nila. Ang impeachment ay tanging ang Kamara lamang at ang Senado ang impeachment sa Kamara yan. Ngayon, yung paglilitis niyan doon sa Senado. Yung impeachment, tama yun sa Kongreso. Tama nga. O, kung may basihan. Hindi basta-bastang mag-file ka ng impeachment. Mag-ano na kayo? Ha? Bubuo na kayo ng proseso para yung tao, impeach nyo, di ba? Gagawa na kayo ng articles of impeachment. Katarantaduhan yun. Di ba, may mga nagpapile, binabasura ka agad, walang nag-e-endorse na congressman nung panahon ni Gloria. Ginagawa naman ni Oliver Lozano, uunahan. Every year yan, nagpapile, pag may pumutok na issue, takbo na yan sa Congress. Impeach si Gloria Macapagal-Arroyo. Pero bata siya ni Gloria. Ba't siya nagpapa-impeach? Para walang mawalang bisa ang sino mang magtatangka na maghain ng totoong impeachment complaint labang kay Gloria. Sapagkat ayon sa tuntunin ng mga ng Kongreso, sa loob ng isang taon, isang beses ka lang pwedeng mag-file ng impeachment sa isang tao. O, sa presidente, halimbawa. O, di ba? Pag hindi ka umubra ngayon, next year, abangan mo. Kaya si Lozano, mabilis pa sa alas 4 yan. Ha? Magpa-file ka agad ng impeachment yan. Bakit? Kasi baka may mag-file eh. Pag may nag-file, baliwala na yun. Oh. Tapos later on, wala nang nagpa-file, tsaka i-dismiss yung pinail ni Oliver Lozano. Ganyan po eh.
Ito eh, oh. Isipin ninyo, 28 ang deputy speakers sa House of Representatives, mga kaibigan. At ano ito? Dinipensa raw ang desisyon, ha? Kahapon ni Speaker Velasco na magtalaga ng mas maraming deputy speakers at palitan yung 22 appointed ng kanyang pinalitan na si Alan Caldero Cayetano, ha? We have Imperial Manila always, and so therefore Speaker Lord deems it necessary to make sure mga buhong. Di nyo pa ginawang 300 ang deputy speaker? Sipin mo, kwarta ng taong bayan, no? Pag sinabi mo deputy speaker ka, yun ang ayaw nila sabihin dito eh. Ang laki ng budget mo. Opisina pa lang yun, ha? Doon pa lang sa titulo na yun, gano'n nakalaki ang budget mo. Kasi bawat committee, iba budget niya. Baka kala nyo, ang sweldo ng congressman eh. O congressman ka, buwan-buwan, may sweldo kang congressman. Hindi, di ba? Binulgar nga ni Miriam yan eh, pati senador eh. Oh, kaya yung mga yan, may mga district office pa yan. Lahat ng staff niyan, kasama sa babayaran ng taong bayan yun, pasweldo, may kickback pa yung congressman doon. Di ba? Kung di niya gustong ubusin yung budget para sa staff niya, eh, bubulsa niya yung pera, kukuha lang ng ilang tao yan. Di ba? Oh, pati driver niyan, ipe-payroll niyan. Pati aso, kung pwede, ipe-payroll niyan. Tapos, may mga committees, di ba? Pag naging committee chairman ka, ba iba budget mo. Iba pa yun. Sipin mo yan. Deputy Speaker, iba pa yun. Mga kaibigan, nagmalaki pa itong mga walang yang ito eh. Puro kwan yan eh. Ha? Puro diligensya lahat yan eh, mga kaibigan. Saka nakakita ng inimbento lang kasi ni Alan Peter Cayetano yan eh. Yung mga deputy, isang katutak na deputy speaker, dati isa lang yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, bakit? Ganyan talaga pagka gumagawa ka ng masama ang nakaupo sa gobyerno. Kailangan mong makipagkamutan ng likod, di ba? Doon sa mga handang magpatuta, di ba? Handang dumila sa tumbong. Oh, yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Eh, ito. Basahin natin sandali ito. Itong, ano ito? Itong sinasabi hong sa study. Ito yung binanggit natin kanina. Mayors traded drug killings, ha? For political support. Oh, ayon sa 6 US study. Sipin ninyo yan. Yan pala mga mayor, nakipagsabuatan yan, yung mga, lalo na yung mga outsider. Outsider mayor. Mga kaibigan. Para kapalit ng makakuha ng suporta sa nakaupong administrasyon. Ayon ito sa ginawang study, ha, mga kaibigan. Ito na. Makikita ninyo, binubulgar na lahat eh. Masusing pag-aaral ang ginawa rito. Huwag niyo sabihin, walang basihan ito. Ha? Alam ba ninyo kung ano ang pinagbasihan dito? Report ng Philippine National Police. Ibinase ang findings dito sa records mismo ng Philippine National Police. Ha? Yung criminal kwano ng mga pangyayari dito, crime dito po sa
bansa natin. It seems President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs not only incited, hindi lamang daw ito humakot ng libo-libong extrajudicial killing, but also serve as political leverage. Oh, mga kaibigan, ha? For outsider mayors seeking to curry favor with his administration. Oh, yung mga outsider mayors, ibig sabihin nung una hindi namang kapartido. An upcoming US study reveals that independent and minority mayors, outsiders like Duterte was when he was mayor of Davao, implemented the drug war more aggressively than those from established political parties to win electoral support. Yan pala nangyari dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Mas naging agresibo ang drug war, ha? And doon sa mga nasasakupan ng yung mga outsiders, ha? Yung mga outsiders. The study, deadly populism. How local political outsiders drive Duterte's war on drugs in the Philippines shows that outsider-led municipalities recorded 40% more anti-drug police anti-drug police incidents and 60% more police-related killings than their insider counterparts in a costly bid to signal their loyalty to the administration. Yun yung madalas natin sinasabi, di ba? Yung hindi naman kasama pero para mapadikit sila, eh ganun, lalo na kung yung nakadikit na. Yung gustong dumikit para makakuha ng pabor, magpapakita ng katapatan. Di ba? Kaya talo pa yung mga nagpakahirap eh. Ganun lagi sa politika eh. Papasok at papasok yung mga balimbing, di ba? Yung mga balimbing ang magpapakita. Pero nakita ninyo, mas naging malupit aggresibo ang kampanya ng droga doon sa mga outsider. Kasi ginamit nila yon, pinapapatay yung mga constituent nila, yun ang ibig sabihin dito, mga kaibigan, para makita nilang cooperative sila, nagsisip-sip sila, at handa silang dumila sa tumbong para paboran sila. Di ba? Eh kung sila may drugs, di ganun din. Di ba? Sila may drugs, magpapapatay sila ng taon ng mga mamamayan nila sa kanilang municipality. Oh. Kasi para hindi sila galawin. Di ba? Para hindi sila isama sa kampanya laban sa droga. Yun ang nangyari pala rito. Oh, mahaba ho ito eh. Mga kaibigan eh. Sabi ho dito, to prove this, para patunayan ito, political scientists Nico Rabanilla, Renard Sexton, and Dotan Haim poured over 1 million police records. Ayan. Ito, kinuha nila yung 1 million police records. Ha? Libro kasi ito eh. Lalabas itong study na ito next year, mga kaibigan. Isipin ninyo, nag-gather sila ng 1 million police records. Isipin mo, 1 million yung records. Ha? And news reports. True Bantay Krimen of the Philippine National Police. Oh, record ng Philippine National Police ang pinagbasihan. And the armed conflict location and
event data project databases as well as public procurement and 2016 to 2019 election data. Pati election, pinag-aralan nila yung connection nitong human rights violation dito sa Pilipinas. Rebainilla, Sexton, and Haim are all assistant professors in the University of California. Ito yung mga gumawa. Mga professor pala ito. San Diego School of Global Policy and Strategy, Emory University and Florida State University respectively. Tatlong universidad, tatlo rin sila. Ha? Kinonsolidate nila ang pag-aaral. Their findings showed higher drug-related crimes in outsider-led municipalities and that outsider incumbent mayors, most of whom had shifted to the president's PDP Laban Party by 2019. Oh, nagsilipatan itong mga matataas ang drug-related crimes sa kanilang lugar, eh, lumipat sa PDP Laban na, mga kaibigan. By 2019, noong 2019, performed better in the midterm elections by 5 percentage points than establishment incumbent mayors. Oh, mga lumamang pa sila. Ha? Sa eleksyon kumpara dun sa mga establisadong kakampi ni Duterte. It was a reversal of electoral trends in previous midterms where outsiders performed less than insider incumbents. Oh, by falling in step with Mr. Duterte's signature policy, the outsiders were able to gain electoral support from his network, concluded the researchers who spoke with the Inquirer on Monday. Ayan po, mga kaibigan. Eh, napakahaba ho nitong, pero isinasuggest ko sa inyo, basahin ninyo. Magbasa-basa kayo ng mga totoong balita. At ito, hindi lang basta balita ito. Ito'y sinaliksik ito. Pinaghirapan po ito. Mga profesor ang sumulat nito ng tatlong magkakahiwa-hiwalay na universidad sa Estados Unidos. Yan, ganyan ang pagbasa ng balita para matuto tayo, mga kaibigan. Ha? Hindi katulad ngayon, eh, puro bagsak. Kaya bagsak ang edukasyon sa Pilipinas. Kitang-kita naman yan sa social media. Ha? At tayo nga, oh, nagkatotoo, naglabas na raw ng pinaka, para sa taong ito, yung YouTube, Google. Nilabas nila yung kung sino yung mga popular sa iba't ibang larangan sa social media. Oh, Pilipinas ang pinaka malaking panahon ang inuubos sa social media. Hindi naman natututo. Ha? Yun ang nakapagtataka. Bakit? Eh kasi puro ang nababasa eh puro fake news. Ha? Mga kaibigan, yun ang masaklap. Kaya sabi ni Gatchalian, itong senador, Gatchalian ang apelyido, may senador palang ganun, ano? Gatchalian has found the latest report on Filipino learners ranking low in another global assessment so depressing. Mga kaibigan, this is a major crisis. Oh, mga ha? Eh, hindi. Yan nga gusto ng mga politiko dito sa bansa eh. Ang gusto nga niya, huwag na makapag-aral yung mga tao eh. Di ba? Kung mag-aral man kayo,
Kaya nga nilagay si ano diyan si Briones eh para maging bobo ang mga estudyante. 'Di ba? Oh, pagka bobo estudyante, hindi maiintindihan ang pinagagawa nila. 'Di ba? Mawawala ng lakas ang mamamayan. Mga kaibigan, kapag ka bagsak ang edukasyon, ang kalidad ng edukasyon dito sa Pilipinas, magiging mahina ang mamamayan. Kaya madali nilang matatakot, madali nilang mapaglalaruan at mapasusunod sa kanilang gustong gawin. Mga kaibigan, ano po? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire!